Kumusta mga kakwentuhan? Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa isang pamilya na malapit sa puso ni Idol Dropper Sniper, at ito ay walang iba kundi ang pamilya ni Kuya Michael. Hindi madali kay Idol Dropper Sniper ang ginawa niyang desisyon na mag-iba ng content. Mula sa pagiging family driver, sa pangiisda. Subalit sadyang mabait sa kanya ang Panginoon, dahil nandyan si Kuya Michael para alalayan siya sa kanyang panibagong content. Nung una, nangangapa pa si Idol Dropper Sniper, at dahil sa pagiging mapakisama at mapagkumbabang tao ni Kuya Michael, hindi nahirapan si Idol Dropper Sniper na iakma ang buhay ng mangiisda. Dahil dito naging malapit sila sa isa't isa. Hirap sa buhay si Kuya Michael, may bangkang sira ang makina, at bahay na nakasanla. Galunggong! Para mga customer, dahil maghapon kami nun. Laot! Wala bang life jacket? Graduin mo lang na magaling ka lumawin ni Proxa. Ha? Kalma ang dagat, oh. Ay, pamanggalis ng tsinelas. Pag ayos ka lang daw ng tsinelas mo, lagay mo na dyan sa loob. Pwede na ka pang wallet? Hoy! Hoy, wallet pala! Huwag ka na magdala ng wallet, wala naman kayong bibiling dyan. Hindi, baka makapapadaan kami dyan, oh. Naku po! Sabi ko sa'yo, magdala yung life jacket, eh. Yun! Ay! Kaya naman nung sumahod si Idol Dropper Sniper ay nirigaluhan ito ng makina. Meron tayong ano to, isang regalo. Regalo. Ano makina. Makina. Makina ng bangka. So, yan, bumili ako ng makina ng bangka. Ibibigay ko to doon sa aking kay Kuya Michael, yung una papanood yung mga nakaraang vlog ko. Si Smadi nga pala, kasama ko din. Si Michael, yung sinasakyan kong bangka, yung bakero. No, yung laging namamatay ng makina, yung nasisiraan ng makina. So, dahil lagi ko siya nakasama sa vlog, ay ganuhan ko siya ng makina para magtuloy-tuloy na yung kanyang pagpapaandar ng bangka. Lagi namamatay yan eh! Laging nakakasama ni Idol Dropper Sniper si Kuya Michael sa kanyang mga vlogs, kaya ang mga viewers nahulog din ang loob kay Kuya Michael. Bumulusok ang tulong mula sa iba't ibang viewers para kay Kuya Michael. So weird, nandito ako sa bayan ngayon, nandito ako sa Palawan. No? Dapat sa LBC ako kukuha ng pera kasi may nagpadala ng pera. Isang YouTuber din, subscriber ko. Nagpadala siya ng pera para kay Kuya Michael. Michelle, yan. Hi. ito, may nagpadala ng 2,000. So ang usapan namin ay bili kayo ng bigas. Tsaka ito, bumili lang kaming kape kasi alam, mahilig ka sa kape eh. Ito, itlog. Isang tray. Ito, may mga noodles. Yan. Yan. Si... Ang pangalan ng nagpadala ay si... Wannabels. Wannabels. Baka pwede mo isang tapon. Sabi mo, ano, thank you ko lang kay Wannabels. Marami salamat po. Marami salamat. Si ano, Wannabels. Si Wannabels, salamat po. Maraming anak si Kuya Michael at karamihan ay maliliit. At dahil sa hindi makontento si Idol Dropper Sniper sa kanyang pagtulong, tinulungan din sila na gumawa ng YouTube channel. Anday na mga customer, baka hingi ako sana ng support sa inyo para sa channel ni Kuya Michael na si Kuya Michael kasi hindi pa niya kayang mag-vlog talaga. Si Michelle, si Michelle, siya muna ang mag-handle ngayon at least para may magkaroon ng video yung channel ni Kuya Michael. Sana suportahan niyo kasi ako gusto ko talagang ma-monetize si Kuya Michael para magkaroon sila ng kita sa YouTube. Yung gusto ko lang i-share yung biyaya na na-receive ko sa YouTube. Gusto ko mabigyan siya ng biyaya. Sa YouTube. Sa pamamagitan ng anak ni Kuya Michael na si Michelle po, Pamuning, hindi nahirapan si Idol Dropper Sniper sa pag-alalay sa kanila.
masipag, mabait na bata si Kamuning at mapagmahal sa kanyang mga magulang. Sinubok din ng mga basher si Kamuning dahil siya daw ay sumisigaw sa kanyang mga vlog, pero hindi na panghinaan ng loob si Kamuning dahil disidido siyang iahon kanyang pamilya sa kahirapan. Hello mga Kamuning! Yung mga Kamuning, kami ay babalik na kami sa tricycle para kami makauwi na ng Bukana. Nang sumahod si Kamuning sa YouTube, binayaran niya ang pagkakasanlal ng kanilang bahay at ipinagamot ang kanyang nanay. Po namin mga Kamuning at ang gagawin ko po yung mga Kamuning sana sa pera po namin na sasahodin po namin. Siyempre, unahin ko muna po yung bahay po namin kasi ano mga Kamuning, nakasanglak po kasi yung bahay po namin. Bago po mag-after lockdown po mga Kamuning, nangailangan po kami ng pera. Kasi gawa po na aking ate sa ating mutya kasi po nung nanganak po ang ate ko, napasang na po yung bahay po namin mga Kamuning. At ayun po, syempre mga Kamuning, nagpapasalamat din po ako kay, ano, kay Idol Japper na siya po talaga yung pulot dulo ng lahat na maging YouTuber po ako mga Kamuning. Po ulit ako kay Idol Japper, siya po talaga yung nagpapasalamat na maging YouTuber po ako mga Kamuning. Sana po, mga Kamuning, huwag po kayong magsawa na tulungan po kami. Dati po, edad po ako ng 10, edad po ako ng 7, nag-aaral po ako ng elementary. Pumapasok po ako ng wala pong bahon. Minsan, wala pong kain para lang po makapag-aral. Para po pag nakatapos po ako ng pag-aaral, mapag-aaral ko din po yung mga kapatid ko. Pero ito na po yun, mga Kamuning. Unti-unti na po nagbabago po yung buhay po namin. Sa kabila ng kanilang pangangailangan sa pera, naisingit pa rin niya na magbigay ng regalo bilang pasasalamat kay Idol Dropper Sniper. Para sa ibang tao, maliit na bagay lang daw ang ibinigay ni Kamuning kay Idol Dropper Sniper. Pero huwag nating kakalimutin na para sa pamilya, na halos walang makain at nakasanla pa ang bahay ay yung maliit na bagay sa iba, kina Kamuning ay malaking bagay yon. Dahil marunong silang tumanaw ng utang na loob. Matalinong bata si Kamuning kaya naman naging madali sa kanya na makaipon para makabili ng tituladong lupa. Ate Lea, hanggang sa pumay amin. Ayan. Hanggang baba na yan. Ah, ayan. Ganda. Tapos ito. Ayan na. Tapos. So yung mga Kamuning, sila po yung magsusukat po ng ating lupa dito. Ayan. Shout out po kina tatay. Bukod pa doon, ipinagawa niya ang kanilang bahay na dati ay nakasanla. At alam niyo ba kung saan nila nilagay ang kanilang gamit habang ginagawa ang kanilang bahay? Sa kubo ng isang taong walang kasawa sawang tumulong sa ibang tao. Idol Dropper Sniper. Gagawin po namin dito po ay maghahakot na po kami at yung mga data box po namin, ililipat po namin sa kubo na Kuya Jeff. Doon muna po yung gamit namin. Sana na-inspired kayo sa kwento patungkol kay Kamuning. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like at share para ma-inspire din yung iba. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, at yung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, para updated kayo sa mga susunod nating videos, dahil marami pa tayong YouTuber na pagkukwentuhan. Pupunoy natin ang channel na ito ng inspirasyon.